Nag-notusan lupa ko mag-isa at ito ang nangyari. Day 1, Muntinlupa to Aritao, Nueva Vizcaya. Mula Muntinlupa, dumaan muna ako ng kilometer zero sa Luneta. Magliliwanag nga nang umalis ako ng Maynila. Dumaan ng Monumento, MacArthur Highway, Valenzuela, Baliwag at San Miguel, Bulacan. After 100 kilometers, nasa Gapanueva Ecija ako. Doon ang naging unang stop ko para kumain. Alas 11 ng umaga nang makarating ako sa Cabanatuan. Mag-aalas 12 nang makarating ako sa Talavera, Nueva Ecija. Pang 148 kilometers na yan, kaya nag-decide ako mananghalian na. Mga 1 PM siguro, nasa Sayan City of Muñoz na ako. Alas 2 ng tanghali nang marating ko ang San Jose, Nueva Ecija. Pang 177 kilometers ko na yan. Yan lang dapat ang target ko noong day 1, kaya lang masyado pang maaga, kaya nagpahinga lang muna ako. Tapos, diretso pa jack na ulit. Alas 3 ng hapon, nasa Karanglan na ako. Nakaramdam na ako ng konting laspag, paahon pa naman. Problema, wala nang matutuluyan sa lugar na yan. Kaya naobliga akong padyakin paakyat ng Dalton Pass. Doon ako inabot ng dilim at ng ulan. Sa may Dalton Pass na ako naghapunan, tapos may nakilala ako magpinsan na maglo-North Luzon Loop din. Sabay-sabay na kami bumaba pa Santa Fe, kaya lang wala rin palang matutuluyan doon. Kaya pumadyak pa ulit kami papuntang Aritao, Nueva Vizcaya, at doon na nagpalipas ng gabi. Day 2, Aritao, Nueva Vizcaya, Tukawayan, Isabela. Kasabay kong umalis sa hotel yung magpinsan kinabukasan. Kaya lang, maya-maya lang nagkahiwalay din kami. Kaya mag-isa na lang ulit akong pumadyak. Mag-aalas 9 nang makarating ako sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kasunod nun, Solano na. Nung pang 300 kilometers ko na, nagpahinga muna ako para magmerienda. Tapos tuloy na ulit sa pagpadyak. Puro patag na makikita rito, puro bukid at kabundukan. Nung malapit na ako sa Jadi sa Nueva Vizcaya, nagsimula na naman ang ahon ng kalsada. Dito ramdam na ramdam ko ang pagsosolo ride ko dahil halos ako lang ang tao sa kalsada. Miski mga sasakyan, madalang na. Alas 12 ng tanghali nang marating ko ang Jadi town proper. Doon ako na nanghalian. Eksakto ala una, pumadyak na uli ako hanggang marating ko ang Cordon Isabela. Sa wakas, narating ko rin ang Santiago Isabela. Tukigaraw sana ang target ko sa pangalawang araw na to, kaya lang masyadong malayo para sa day 2. Kaya nag-decide ako na sa Cawayan Isabela na lang ako magstay para sa day 2. Day 3, Cawayan Isabela, Tukigaraw, Cagayan. Kinaumagahan, may mga siklista nag-abang sa labas ng hotel na pinagstayan ko. Sumabay sila sa akin pagpadyak papuntang Ilagan Isabela. Pagdating ng Ilagan Isabela, kumalasa sila. Ako naman dumiretso ng padyak dahil ang target ko sa araw na ito ay makarating sa Tugigaraw, Cagayan. Paglampas ng Ilagan, namali pa ako ng daan at napunta sa Baha at Maisan. Tapos isang napakahaba at napakainit na padyakan na papuntang Kabagan Isabela. Sobrang haba ng kalsada, sobrang tirik ng araw, walang tindahan, walang masilungan, napakahaba at napakahirap ng padyakan ng daan papuntang Tugigaraw. Pagdating ng Tugigaraw, may isang grupo ng siklista na sumalubong sa akin. Sinabihan nila ako hanggang punta ng Tugigaraw town proper. Pinamerienda at sinamahan hanggang makahanap ng tutuluyan para sa gabing yun. Day 4, Tugigaraw to Apari. Kinaumagahan, sinabihan nila ako mag-ride out. Tapos nagkaroon na rin kami ng kauting side trip. Bago kami maghiwa-hiwalay, nakita ko ulit yung dalawa magpinsan, kaya sabay-sabay na kami pumadyak papuntang Apari. Pagdating sa Lalo, Cagayan, naghiwa-hiwalay ulit kami dahil may iba pa silang dadaanan. Mula Lalo, mag-isa na lang ulit akong pumadyak at sa wakas natanaw ko na ang arko ng Apari. Pagkakita ko sa arko ng Apari, di ko na napigilan, pumatakan luha ko. Biglang nag-flashback lahat ng hirap na pinadyak ko mula Muntinlupa hanggang dito sa arko. Pagdating sa Apari town proper, nakapasyal pa ako ng konti. Sinamahan ako ng staff na sarap mag-bike shop na si Josh na nagkataon naman ay taga doon at nagbabakasyon. Day 5, Apari to Claveria, Cagayan. Day 5, tuloy ang padyak, mapunta naman Claveria, Cagayan. Sobrang sana experience dito pag naiisip ko na nagbibisikleta ako sa tuktok ng Luzon. Meron din ako mga nakasabay na siklista from Ballesteros, Cagayan. Sakto naman, nung nakasabay ko sila, doon ako naflatan ng gulong. Mabuti na rin at may kakwentuhan ako habang nagpapalit. Tapos nun, solo flight ulit papuntang Sanchez Mira sa Cagayan. Ang haba din ng kalsada na yan, puro bukid lang. Tapos naflat na naman ako. Sa buong biyahe ko ng North Luzon Loop, yan lang ang dalawang beses na naaberya ako. Sa Sanchez Mira din ako inabot ng ulan. Noong una, hihintayin ko sana tumila. Kaya lang, hapon na noon, natakot ako baka abutin ako ng dilim papuntang Claveria. Bago makarating ng Claveria town proper, may ahon pa. Pagdating sa taas, tanggal ang pagod ko dahil nakita ko ang magandang view ng dagat. Pagdating sa mismong town proper, doon ako nagtanong-tanong kung saan may matutuluyan at doon ako nagpalipas ng gabi. Day 6, Claveria, Cagayan, Tulawag, Ilocos Norte. Linggo ng umaga, umalis ako ng Claveria, Cagayan. Dumaan ako sa Santa Praxedes, Cagayan. Pansin ko sa lugar na to na sobrang konti ng tao kahit sa town proper. Problema din dito ang kainan dahil bihira ang tindahan at mga karinderya. After na Santa Praxedes, panayahonin na naman hanggang makarating sa arko ng Ilocos Norte. At sa wakas, lusong na yan papuntang Patapat Viaduct sa Pagudpud. Para sa akin, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong North Luzon Loop. Pagdating sa Patapat Viaduct, tambay muna sandali para magpahinga. May nakilala ako dyan siklista na sumabay sa akin hanggang paglabas ng Pagudpud. Ako naman, sinagad ko ang padyak nung araw na yon hanggang sa Lawag, Ilocos Norte at doon na nagpalipas ng gabi. Day 7, Lawag, Ducandon, Ilocos Sur. Alas 7 ng umaga, umalis na ako sa Lawag. Tapos dumaan ako sa Batac, Ilocos Norte, sa may Malacañang of the North at sa Paway Church. Pagdating naman sa San Juan, Ilocos Sur, may siklistang taga-Viga na sumabay sa akin hanggang sa Tulay ng Santa, Ilocos Sur. Tapos solo flight na naman ako hanggang makarating sa Candon, Ilocos Sur. Day 8, Candon, Ilocos Sur to Tarlac City. Pag ride out ko ng Candon, may nakasabay ulit akong dalawang siklista. Sumabay sila sa akin paglabas ng Ilocos Sur hanggang makarating ng La Union. Pagdating sa San Juan, La Union, dito rin ako nag-decide na sagarin na ang padyak hanggang sa Maynila. Paglabas ko ng La Union, dire-diretsong padyakan ulit hanggang abutin ako ng hapunan sa Pangasinan. Inabot ako ng matinding pagod kaya nag-decide ako na sa Tarlac City na lang magpalipas ng gabi. Day 9, Tarlac City to Manila. Ito na ang huling araw ng padyak ko. Kayang-kaya ko ng padyakin pauwi mula
Tarlac hanggang Maynila. Bago pa ako makalabas ng Tarlac, may mga nakilala pa akong mga siklista na taga NDRMCC. Konting kwentuhan, merienda, tapos tuloy na ulit ang padyak. Habang pumapadyak pabalik ng Maynila, unti-unti na naman nag-flashback sa akin lahat na pinagdaanan ko sa biyaheng ito. Hindi ako makapaniwalang natapos ko na rin ang ride na pinapangarap ko.